Ay nga pala sa lahat po ng KAPA members all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung member ka po sa KAPA, please panoorin mo to kasi magandang balita po ito para sa ating mga KAPA members. Ngayon po, ang Securities and Exchange Commission ay hinaharas po ang KAPA. Bali, ang korte branch 35 ay nag-issue ng writ of preliminary injunction para ma-stop po yung pagharas ng Securities and Exchange Commission sa KAPA. So ayun po. Ang bali, ngayon po is ang KAPA nasa korte na po. Nasa korte na po ngayon. So ibig sabihin, korte na po talaga mismo ang mag-decide kung papaboran niya po yung KAPA, kung i-continue pa ba ng kung magko-continue pa ba ang KAPA, kung mag-ooperate pa po ang KAPA or mag-stop na po ito. So ayun po, sa lahat po ng KAPA members, hinihiling ko po sa inyo lahat na sana po manalangin po tayong lahat na huwag po tayong mababahala, huwag po tayong mawala ng pag-asa, na sana po Lord God, na sana po magtagumpay po ang KAPA sa korte. Yun lang po yung hinihiling namin sa inyo lahat ng KAPA members. So ayun po, bali, ngayon po, ang Securities and Exchange Commission, bali last year nag-issue po sila ng cease and desist order. Ano po ba yung cease and desist order? Yung ang ibig sabihin po niyan is 'di ba, alimbawa 5 million member na po ang KAPA. So ibig sabihin, yung mga hindi pa po membro ng KAPA, bawal na pong magpa-member sa KAPA. Yun po ang ibig sabihin. Kumbaga para mag-stop na po sila mag-recruit ng mga member. Mag-stop na po mag-donate ang mga ibang tao na hindi pa po na nakadonate sa KAPA. Ayun po. Ngayon po, pinapanalangin ko po, hiniling ko po sa inyo lahat na sana po supportan po natin ang KAPA. Maging matatag lang po tayo ngayon. Bali, kasi po, ang korte, court Branch 35 nag-issue po ng writ of preliminary injunction. So ngayon po, sa pahayag po ng Pangulo na gusto niya talagang ipaklose ang KAPA, kumbaga parang nawalan na po yung batas. Parang nawalan na po yung batas ng korte. Kasi po yung writ of preliminary injunction, parang kumbaga parang walang sino man ang pwedeng mangaras sa KAPA or magpa-stop sa KAPA. Yun pong ibig sabihin ng writ of preliminary injunction. So ayun po, thank you nga pala sa lahat po ng mga sumusuporta sa KAPA. I'm just a member of KAPA, huwag po kayong magagalit sa akin. I'm just only update, in-update ko lang po kayo kung ano po yung mga nangyari sa KAPA. Based po ito sa pinapost ng KAPA sa social media, so nababasa ko lang din po. Ayun po, ngayon po nasa korte na po sila. So ang KAPA spokesman, ang KAPA mga attorney or mga attorney ng KAPA Ministry International Incorporated ay lumalaban po ngayon para po magtagumpay po ang KAPA. So ayun po, huwag po tayong mawalan ng pag-asa na sana po sa bandang huli paboran po ng Korte Suprema ang KAPA na magpatuloy pa po kasi po sa dami po ng natutulungan nito sa mamamayan lalo na po sa Luzon, Visayas, Mindanao. One month pa lang po ako nag-donate sa KAPA, pero tagus po sa puso ko ang tagumpay ng KAPA sa lahat po ng mamamayan. Tagus po ang puso ko sa KAPA kasi po ang dami po nito natutulungan mga kapos. Grabe. Ayun po, grabe talaga ang epekto ng pagpapasarado ng ating mahal na Pangulo na si Duterte sa KAPA. Ayun po, sana po maging matatag lang po tayo, putang wala ng pag-asa. Kasi po, start na po ng hearing ng Korte Suprema. Sabihin yan, every week or every 5 days, 4 days, naghihearing po sila sa Department of Justice.
magbibigay ng ebidensya doon, tapos ipapaliwanag ang both sides, both side ng Kappa, side ng SEC, ayun po, or kung sino pa man po yung nagreklamo about sa Kappa, ayun po, sa lahat po ng ng Kappa members, meron po kasi nagreklamo about sa Kappa, na Jessica So po yun siya, so isang lalaki, isang babae, so ayun po, hindi ko, nakalimutan ko po taga saan sila, bali, member daw po sila ng Kappa, pero 3 years na po yung isang babae. Tapos po, ang sabi niya, nawala daw po yung yung form niya, yung deed of donation. So, as a member po, as a vigilant, kumbaga, as a person, di ba, hindi naman, pag nag-donate po tayo sa Kappa, di ba, hindi naman tayo pinipicturan, hindi naman tayo ginukuha ng fingerprint, ang binibigay lang po sa atin, ang pinipila pa lang po natin is ang form. So, ang form po na yun, ang pinangahawakan natin. So, as a person, kung matalino ka po, kung hindi ka po tanga-tanga, don't be open, don't po kayo open sa akin. Kung hindi po kayo, kapag nawala po yung form na yun, paano nyo kung makiklaim yung love gift nyo po sa Kappa? Diba po? Kasi po, ilang po yung natin, yung pinangahawakan natin, diba? So, ayun po yung sinasabi ko sa mga nagreklamo. Kumbaga, para sa akin lang po parang wala pong katuturan po yung pinaparatan po sa Kappa. Kasi po, kung member ka po sa Kappa, bakit po mawawala yung form mo? Diba? Halimbawa, 2 years ka na, 3 years, or 5 years ka na, diba? Siyempre, kaya mo nga po pinapatagal ng ilang taon kasi po para malaki po yung love gift na maibabalik po sa inyo, sa atin. So, yung form po na yun lang po talaga yung pinangahawakan natin para po maklaim po natin yung kalaki na yun, ganung kalaking halaga na ibabalik po sa atin kung love gift po ni Kappa para sa atin. Diba po? So, wala ka na pong pag nawala po yung form na yun, wala na po tayong basihan na donate po tayo doon. Kasi yun lang po yung pinahawakan natin. So, yun po yung mga sinasabi ko sa inyo. Tiwala lang po tayo, maging matatag po tayo, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Sana po, as of now, June 23, 2019, sana po, paboran po ng Korte Suprema ang Kappa, na sana po maging matagumpay po ang Kappa, sana po hindi po bumaliktad ang batas, sana po manaig pa rin po yung karapatan pantao. Ayun po, kung nanonood ka po ngayon, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka po lagi sa Kappa, everyday po kung kailangan na magpo-post po ako sa inyo, mag-update po ako sa inyo about po sa Kappa, kung po yung nangyari sa Kappa, sa Kappa Ministry, kay Pastor Joel Apolinario. Ayun po, kasi po ngayon po lalabas na po si Pastor Joel Apolinario kasi po nasa Department of Justice na po yung kaso. Siyempre, kung magtatago po si Pastor Joel Apolinario, parang iniisip po ng Korte Suprema na totoo yung binibinang sa kanila ng Securities and Exchange Commission. So ayun po, ayun po, maghaharap-harap na po sila, Department of Justice, Pastor Joel Apolinario, Securities and Exchange Commission, ang mga attorney at spokesman ng Kappa. Please, please, please pray for Kappa. Long life Kappa. Be strong. Lalaban tayo. Tayo mga members, kahit na pigado. yun po, ang laki po talaga ng epekto sa ekonomiya. Siguro hindi lang naman po sa General Santos City, sa buong Pilipinas po. Simula po ng ipinasara ang Kappa. Bihira na po yung mga tao sa lungsod,
bira na po yung bibili, limitado na po yung matao, limitado na lang po yung benta. Ayun po, sana po, please, Pangulong Duterte, kahit po ilang buwan na po, ipo-open nyo po yung kapa, ibalik nyo na po yung kapa, please don't be mad po. Kasi po, ang kapa po ay marami pong natutulungan. Sa lahat po ng mga mahirap, I think kapa is best for all. I think kapa is the solution for all the poorest people in the Philippines. Ayun po, solution po ang kapa para po sa mga mahihirap na kapos. Ayun lang po yung update ko sa inyo. As June 23, 2019, like, subscribe, and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa kapa. Ayun po, thank you so much sa panonood.